dreams and visions go beyond what we can see. Our hearts united in the wonder of it all. We stand united in the wonder of your love. Fully devoted, we follow after the one who gave it all. Christ alone be praised. Fully devoted, we follow no limit. Your word is reaching all the earth, all consuming. Your love is bringing hearts to life. Oh, our hearts united in the wonder of it all. We stand alone be praised. We're stepping out in faith so the world would know your name. Christ alone be praised. No matter what it takes for the glory of your name, Christ alone be praised. Stepping out in faith so the world would know your name, Christ alone be praised. And no matter what it takes for the glory of your name, Christ alone be praised.
as every spirit in our team. And you meet us in my morning with a love that dies our fear. You are working in our waiting. You're saying your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your wisdom unimagined. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter. Passionate and kind.
Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa isang linggong lumipas, patuloy naming naranasan ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Salamat po sa patuloy na pagsama niyo po sa bawat isa sa amin sa pagharap namin sa hamon ng buhay. Napagtagumpayan namin dahil hindi niyo po kami iniwan at hindi niyo po kami pinabayaan. Patuloy niyo kaming binibigyan ng kalakasan. Kaya ngayong umaga, patuloy niyo kaming samahan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita na dadalhin ng aming pastor. Patuloy niyo po siyang gamiting daluyan ng inyong pagpapala. Bigyan ng panibagong mensahe na papanahon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Tanggapin ang iyong mga salita upang magkaroon ito ng resulta sa aming mga buhay. At magsilbi kaming liwanag sa mundong aming ginagalawan, upang marami pang tao ang tumanggap sa iyo sa pamamagitan ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pagbasa ay matatagpuan sa Santiago, Kabanata 4, Talata 13 hanggang 17. Huwag magmalaki. Pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas sapagkat ang buhay ninyo parang aso, sandaling lumilitaw at sa pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Pinagpala na ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hi everybody! Pastor Arnold po. Ako po ang pastor ng Malabon Community Church at speaker din po ng ating pong weekly broadcast na Prayer Satellite sa Facebook page. Alam niyo, nung pumasok ang bagong taon 2020, last January, bago mag-COVID-19 at bago magsimula yung pandemic, bago kumalat itong COVID-19 sa buong mundo, maraming mga tao, maraming mga businessman, talagang pinagsisigawan nila yung kanilang mga malalaking plano, yung kanilang mga malalaking visions para sa taon 2020. And even mga churches, alam ko, I'm sure, even many pastors na nakausap ko, na talagang pinag-uusapan nila yung kanilang 2020 vision sa kanilang congregation, sa kanilang mga churches. Even tayo sa MCC, nagpunta pa tayo doon sa private resort ni Ate Sinya para gumawa ng plano. 6 months na plano lang ang ginawa natin. Alam nyo, na-imagine ko, no? Na-imagine ko lang si God na nakaupo sa langit. Talagang pinapakinggan niya lahat ng mga malalaking visions, no? Talagang napapailing, imagine ko lang, na napapailing ang Panginoon. At sinasabi niya, kayo, wala kayong ka-idea kung ano mangyayari ng 2020. Bulaga, ganun nga yun nangyari. Ilang linggo lamang ang nakakaraan sa 2020, no? Everything around the world, talagang nabaliktad lahat ang kanilang mga plano. Yung pagta-travel ay biglaang nahinto. Yung mga eskwelahan, mga simbahan, mga businesses,
sports event, no? Concerts, lahat ng indoor public events, talagang nag-shutdown lahat. And most of the plans ng mga tao for 2020 ay parang tinapon sa basura. Ganun po yung nangyari. Kung meron pong isang katotohanan na natutunan natin dito sa pandemic na ito, ito'y paalala sa atin. Ito po yan. None of us know the future. Wala pong nakakaalam sa atin patungkol doon sa future. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, much less next year, hindi natin alam, next month, hindi natin alam, next week, hindi natin alam kung ano mangyayari. Alam nyo, ilang buwan lamang po yung nakakaraan, wala pong nakapag-imagine kung gaano talaga kahirap ang magiging buhay around the world. Huh? Hindi lang dito sa atin. Sa buong mundo, ilang buwan lamang ang nakakalipas. Walang naka-imagine dito sa pandemic na ito. And para po maging tao, mabuhay dito sa mundong ito, para mabuhay tayo is, matutunan natin, the future is unknown. Yun po yung katotohanan. Mamuhay tayo sa buong buhay po natin na not knowing kung ano yung magiging future natin. Yung future po natin ay walang katiyakan. Yung future po natin ay unpredictable. Now, of course, sinabi na ng Panginoon ito. Madalas na binabanggit po ng Panginoon ito sa Biblia. Halimbawa, sa Ecclesiastes chapter 8, verse 7. Ganito po yung mababasa natin. No one knows what will happen in the future, and there is no one who can tell us. Wala sino man sa atin ang nakakaalam sa hinaharap, sa future. Okay? Si God lamang. Siya lamang ang nakakaalam ng future natin. Dahil, siyempre, Diyos siya yung pinaka-mataas, okay? Hindi siya sakop ng panahon, timeless siya, nakita niya na yung nakaraan at yung future, nakita niya na yon. Okay? And at the same time, siya lamang ang Diyos na makakagawa nito. Okay? So, gusto kong encourage kayo. I would like to encourage you to stop trying to figure it all out. Okay? No, wag na natin pang pag-isipan pa ano ba talaga yung magiging future. Na kung saan pupunta ka pa sa isang mama or ale na pababasa mo yung palad mo or maglalagay sila ng mga baraha dyan para lang malaman kung ano yung future mo. Tapos magbabayad ka. In fact, gusto ko kayong balaan. Okay? Lahat po ng mga manghuhula, lahat ng mga psychic, or even yung horoscope, every other attempt para malaman yung future natin in advance, ito po ay fake. Hindi po totoo. Sabi ng Diyos, nagpapanggap lamang po ito, mga mandaraya ito mga to. Okay? Wala ni isa man sa kanila ang makakapredict ng future. God says many, many times in the Bible, nobody knows the future except God. Para mapatunayan ninyo, okay, pagka lumapit kayo sa manghuhula, sabihin nyo lang sa kanila, kung alam mo yung future, tanungin kita, magkano na ang napanalunan mo sa pagtaya mo ng loto? Dahil alam mo yung number na mananalo eh. Di ba? Or may nabasa na ba kayong headline na manghuhula nanalo sa loto? Wala pa. Di ba? You see,
not knowing the future, totoo ito, no? It creates a lot of anxiety sa atin. Pag hindi natin alam yung future, maraming stress sa buhay natin kapag ka hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Diba? Yun ang totoo eh. Kaya siguro maraming gusto makaalam ng future eh. Alam nyo, nung nakaraang mga ilang buwan, nakakaraan, isang malaking survey ang ginanap po. Of course, sa Amerika po ito, okay? Na tinanong nila ang mga tao sa damdamin ng mga tao about the future during the pandemic. So, tinanong sa survey na ito, yung mga tao, yung damdamin nila about their future ngayong panahon ng pandemic. At yung resulta po ay hindi po maganda. Hindi nakaka-encourage yung resulta. Doon po sa nasabing survey, 50%. 50% po ng mga tinanong sa survey na ito, ang kaisipan po nila ay life for future generations will be worse than life today. Kalahati, 50% po na nagsabi na yung future generations daw ay magiging malala ang kanilang buhay kumpara sa ngayon. 50%. Nakakalungkod, di ba? And 60% naman, mas yung marami-rami ito, 60% doon sa mga tinanong, ang sabi nila, sila ay natatakot about the future. Nandoon yung fear nila, 60%. Takot sila sa future. And 71%, the same survey, 71% ang nagsabi, galit na galit sila about the future. Galit na galit sila about the future, 71%. Now, nung tinanong ito, bakit sila, itong mga sinarbay, tinanong sila kung bakit sila galit, bakit sila nagugulumihanan about the future, bakit nila nararamdaman ito, alam nyo, ang sagot nila ay hindi tungkol sa pandemic. Hindi pandemic ang dahilan. Hindi COVID-19 ang dahilan. Alam nyo kung anong dahilan? Bakit sila nagagalit? Bakit sila nagkakaroon ng kagulumihanan? Kaya sila nakakaramdam nito ay dahil sa kalagayan ng politika. Oops. Because of politics. Now, madalas ko pong sinasabi, dahil ngayon, titignan po natin yung James chapter 4. Okay? Titingnan po natin itong talata na ito, chapter 4, verses 13 to 17. Ito rin yung binasa kanina ni Ninang Noemi. At dito po sinasabi po ni Santiago, paano natin haharapin yung hinaharap, yung future. How to face the future. Paano natin haharapin yung uncertain future. Paano natin haharapin yung future na merong confident, meron tayong katiyakan, o meron tayong confident faith. And he says, iwasan natin ito. Okay? Kaya tayo nakakaranas ng ganitong mga discouragement ay dahil hindi natin iniwasan itong mga maling o magpagkakamali na ginagawa ng maraming tao. Kapag ka iniwasan natin itong 3 common mistakes na ginagawa ng tao, I'm sure magkakaroon tayo ng confident na kaharapin itong future nito. Kaya nga po, ang title ng ating pong mensahe ngayon is A Faith for Facing an Uncertain Future. Okay? Paano natin haharapin yung pananampalataya natin, makakatulong para harapin natin yung walang kasiguruhan na hinaharap. Okay, gusto kong basahin po sa inyo muli sa English naman po, sa James chapter 4, verse 13 to 17. Okay? Let's read this verse. Samahan niyo po ako. Now, listen, you who say, today or tomorrow, we will go to a certain city, and we will stay there a year. We will open up a business there, and we will make a profit. But you don't even know what will happen tomorrow. And your life is as brief and uncertain as the mist of a morning fog. It's here a little while, but then it disappears.
So, instead, what you ought to say, if it is the Lord's will, we will live long enough to do this or that. Otherwise, you are just boasting and bragging about yourself, and that kind of pride is wrong and evil. But remember, anytime you know the right and good thing to do, but you don't do it, then you sin. Ang Panginoon po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ngayon po, sa limang talata na yon ating pong binasa, piniliwanag po ni Santiago kung paano po natin maiiwasan yung tatlong madalas na pagkakamali ng tao, typically patungkol sa future. Okay? We make mistakes sa pagpaplano natin about the future. Nagkakamali tayo in presuming. Alam mo na about the future. And nagkakamali tayo in procrastinating. Yung pag pinagpapaliban natin, tsaka na lang about the future. Now, tingnan po natin itong tatlong bagay na ito at yung solusyon sa bawat isa. Okay? Simulan na po natin agad-agad. Number one. Okay? The first mistake na ating pong nagagawa about the future ay ito po. Number one, we make plans without asking God. We make plans without asking God. Aray, di ba? Now, dito po sa Santiago, pinakita po niya yung pong pag-uusap po ng dalawang businessman. Parang illustration ito, no? Pag-uusap po ng dalawang businessman sa verse 13. Tingnan po natin muli. Okay? Diyan po sa screen, papakita namin. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to a certain city and we will stay there a year. We will open up a business there and we will make a profit. Okay? Now, sa unang tingin, doon sa binasa lang natin, okay? Parang wala naman yatang mali doon sa plano ng dalawang mama na ito. I mean, di ba ginagawa naman talaga ng mga businessman ito? Meron sila mga plano, okay? Meron sila plano bawat araw. Mukhang maganda naman yung kanilang plano. Talagang nag-iisip sila yung ahead. Okay? Siguro mga talagang businessman, entrepreneur to mga ito eh. Like marami po sa inyo. No, may sarili mga business. I mean, at least meron siyang plano. And marami kasi talagang hindi nila pinaghahandaan yung future eh. Pero itong lalaki na ito, meron siyang plano. Okay? Ito yung actually itong business plan niya. At kung titignan po ninyo yung plano niya, doon sa binasa natin talata, nagbigay po siya ng 6 na detalye patungkol sa kanyang business plan. Okay, una, sinabi niya, yung katanungan sa question na kailan, when. Ang sabi niya, today or tomorrow. So yun ang plano niya, today or tomorrow. Yun yung question ng when. And then sinagot niya yung question ng where. Saan? We are going to a certain city. Sabi niya ganon. Diba? And meron siyang specific na city kung saan siya pupunta. And then he answers the question, how long? Gano'ng katagal? Sabi niya, we will stay there a year. Isang taon. Sabi niya ganon. So alam niya. And then yung question ng what? Anong gagawin niya? We're going to open up a business. Sabi niya ganon. So yun po yung question ng what? And then yung question ng why? Bakit? We will make a profit. Kikita tayo. And then finally, he answers the question, who? Sino? Dahil meron siyang partner. Sabi niya, we. Now, actually, every one of those factors na binanggit, itong 6 na ito, ay tinuro po sa kawikaan, sa Proverbs, na sinasabi po na kinakailangan talagang meron tayong strategy. As you look at the future, itong lalaki na ito, meron siyang purpose, meron siyang plano, meron siyang lugar na pupuntahan, meron siyang partner, no? Meron siyang projected timetable, and he knows yung kikitain nila kung magkano. So talagang
nilapat niyang lahat at talagang alam niya ito yung kailangan na mangyari. Sa Bible, ang sabi niya, making an honest profit ay smart. So, anong mali dito sa talata na ito? Anong mali dito sa ginawa ng dalawang lalaki na ito? Okay? Anong mali sa plano nila? Alam niyo kung anong mali? Nothing. Wala. Walang mali sa ginawa nila. Actually, yung hindi nila ginawa, yun nagka-problema. It is what they forgot to do. Okay? Napansin ba ninyo? Dito sa napakagandang plano na ito, itong master plan nitong lalaki na ito about the future, pansinin po ninyo, there is not a single mention about God sa plano niya. Wala. Puro sariling sikap. Apat na beses sinabi yung we will. We will go there, we will stay 1 year, we will open up a business, we will make a profit. There is nothing mentioned about God's will. Puro kagustuhan lang nila. Marami po akong kilala mga Kristiyanong businessmen, business people. Na talaga naman, totoo nilang mahal ang Panginoon. Para pagdating po sa planning about their lives, about their career, about their education, about their marriage, about their business project, wala po silang pagkakaiba sa mga unbeliever. Kung kumilos po sila, kung magplano po sila, they don't include God. O God does not exist sa kanilang plano. Mga 80s. Di ba? Sabihin nila, gagawin ko to. Ito, pupunta ako dito, gagawin ko to. But, na-miss nila na include si God. They miss out on God's blessing. Hindi nila natanggap yung pagpapala ng Diyos. Gusto ko pong isulat po ninyo. If you're taking notes, sulat niyo po ito. Okay? If you're taking notes, sulat niyo. To have God's blessing, involve Him in my planning. Involve Him in my planning. Diyan po sa outline po ninyo. If you want God's blessing, para magkaroon tayo ng pagpapala ng Diyos, isama naman ninyo siya sa planning ninyo. Yun po yung unang principle sa pagharap natin sa future in dealing with the future na hindi natin alam. To have God's blessing, isalin nyo siya sa planning. Wala pong problema sa planning. Marami pong binanggit sa Bible patungkol sa planning. So, how do I involve God in my planning? Paano ko isasali si God sa aking goal setting? Okay? Ito po yung unang susi. Every point, meron po tayong susi. Okay? The first key. The first key is pray as I plan my life. Pray as I plan my life. Or anything else. Mag-pray ka kapag ka pinaplano mo yung business mo. Okay? Mag-pray ka kapag ka pinaplano mo yung project mo. Mag-pray ka ng talagang sagad-sagad kapag ka nagpaplano ka ng mga principles sa buhay mo na gagawin. You pray about it. Lahat ng mga plano mo, pag-pray mo, yung pag-aaral ng mga anak mo, pag-pray mo. And God gives us a great promise sa Proverbs 3 verses 5 and 6. Let's read this verse. Proverbs 3 verses 5 and 6. Ready? Go. Trust in the Lord with all your heart, and do not depend on your own understanding. In all your plans, acknowledge Him, and He will direct your paths. Napansin niyo ba? Kapag ginawa natin yung tatlo dyan sa talata na yan, ang pangako ng Diyos ay ididirect niya yung
plano mo. He will direct your plans. Ang sabi niya, if you trust in the Lord, if you be humble and not depend on your own understanding, and you acknowledge God sa lahat ng mga plano niyo, sabi ng God sa atin, I want your plans for my life. Okay? You tell God, Lord, gusto ko yung plano mo. Hindi yung plano ko. Gusto ko yung plano mo. At yung resulta, He will direct your paths. He will direct you. Yun po yung promise niya. I will direct lahat ng mga bagay na ito. So, I need to pray about my planning. Well, what do I pray? Una-una, ask for wisdom. Ask for wisdom. Another promise na binigay po ni Santiago, James chapter 1 verse 5. Sa Living Bible, napakaganda po. Sabi, if you want to know what God wants you to do, just ask Him. And He will gladly tell you, for He is always ready to give a generous supply of wisdom to all who ask Him. Alam ko po na sa mga pinagdadaanan po natin ngayon, ito pong kakaibang pinagdadaanan natin ngayon na alam natin na walang katiyakan itong pandemic, dulot ng pandemic na ito. Yung pagbabago, literally every week merong nagbabago na talagang kinakaharap natin. Kasama na po dito yung pong maraming mga tao na talagang feeling nila parang nasa limbo, no? Marahil nararamdaman po natin na paano pa ako gagawa ng plano? Bakit pa ako gagawa ng bagong plano? Marahil feeling mo parang na-stuck ka na lamang dito sa temporary situation na ito. Na hindi lang pansamantala, kundi pansamantagal na yung nangyayari. Pakiramdam mo parang gusto mo na lamang magpaanod na lamang talaga. But tandaan po natin, sa panahon na pinagdadaanan natin ngayon, kailangan makagawa pa rin po tayo ng plano. And yet, wala po tayong long range plan. Wala tayong goal. Parang gusto mong nagpapaanod na lamang tayo dito sa pandemic na ito. Kung ano na lang ang mangyari. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, bilang kaibigan ninyo, bilang pastor ninyo na nagmamahal po sa inyo, opo, marahil magtatagal pa itong pandemic na ito. Pero wag po natin sayangin ang mga linggo, ang mga buwan na darating pa. So, first time ko pong gawin ito. Okay? During this series, gusto ko pong magbigay ng assignment sa inyo. Okay? Na gusto kong itong assignment na ito, isa pong principle na natutunan natin during this series, kung maalala po ninyo, mga ilang linggo na rin yung mga nakakaraan, yung pong principle na control the controllables. Kung kaya mo kontrolin, kontrolin mo. And trust God dun sa mga uncontrollable. Naalala niyo ba yan? Yun yung prinsipyo na yan eh. Control the controllables. Sige, kung kaya mo, kontrolin mo. Kung hindi mo naman kaya, pagtiwalaan mo si God. Magandang prinsipyo po yon na ipamuhay natin during this, sa kalagitnaan nitong pandemic na ito. Control the controllables. The things na pwede natin baguhin, baguhin na natin. Kung hindi mo natin kayang baguhin, pagtiwalaan natin ang Panginoon. Napakadami po sa panahon ng pandemic na hindi natin kayang kontrolin. Pero maraming bagay din na pwede naman natin kayang kontrolin. Okay? So, ito po yung assignment natin for this week. Okay? Para sa first point natin, no, ang assignment natin ay
mag-set aside kayo ng 30 minutes. Ngayong linggo darating na ito. 30 minutes, mag-set aside kayo, maybe isang oras. Or prayerfully, make a plan for the rest of this year. Konti na lang, bare months na. Di ba? Malapit na yan. So, konti na lamang hanggang December, ano yung magiging plano mo? Now, I'm not telling you kung ano ang dapat ninyong gawin. It could be a personal plan for your spiritual growth. Okay? Magplano kayo for your spiritual growth. Or magplano kayo patungkol sa pamilya ninyo. Or maybe magplano ka about ministry. Paano ka makapag-ministry ngayong panahon ng pandemic na to. Planuhin po ninyo. It could be a plan for your finances. Mas malaki gastos ninyo ngayon na pandemic kesa kumpara noon, di ba? Kasi puro online shopping ang ginagawa natin eh. So lumalaki yung gastusin natin. Magplano tayo. It could be a plan for education or career or some next step para sa inyo or goal setting. And what you want to do, magkaroon ka ng time para ipag-pray yung mga plano na yan. Huwag natin biyahin yung mama dito sa talata natin. You pray, Lord, what do you want me to do for the rest of my life? Panginoon, ano ba yung gusto mong gawin ko hanggang December? Anong gusto mo? Ama, ituro mo po sa akin. Give me wisdom. So take some time to huwag ka lang palutang-lutang dito sa pandemic na ito. Kundi mag-decide ka ano ang magiging plano mo. Okay? Sa Psalm 119, verse 32, ang ganda po nito sa message paraphrase. Ito po yung panalangin ni David. Sana maging panalangin din natin. Sabi niya, I'll run the course you lay out for me if you will just show me how. Sabi ni David, gagawin ko. Lord, tatakbo ako dyan sa kurso na binigay mo. I will run the course that you lay out for me. Ipakita mo lang sa akin, Lord. Just show me. Yun po yung dapat natin ipag-pray. Lord, show me. Yun po yung unang paraan para harapin natin yung uncertain future. You pray and when you plan. O hindi ka lang uupo dyan, hindi mo lang hihintayin matapos, ha? Hindi mo lang hinihintay na magkaroon na ng vaccine para matapos na lahat nito. Hindi po. Okay? You make plans. Gawin mo, pag-pray mo yung plano mo na yan. Okay, meron pong pangalawa pa. Pangalawang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao. Yung una ay planning without praying. Napaplano sila, hindi nila sinasama ang Diyos. Now, the second mistake na ginagawa ng maraming tao is we presume that we will have tomorrow. We presume that we will have tomorrow. Ang sabi niya, gumagawa ka ng plano, right? Tama? Pupunta ka sa city na ito, magninegosyo ka dito, mag-start ka ng business. Ito sabi niya sa verse 14 hanggang 16. Sa mga plano mong yan, sabi niya, but, verse 14, but you don't even know what will happen tomorrow. And your life is a brief and uncertain as the mist of a morning fog. It's here a little while, but then it disappears. So, instead, what you ought to say is, if it is the Lord's will, we will live to do this or that. Otherwise, you are just boasting and bragging about yourself. And that kind of pride is wrong and evil. Dapat daw sinasabi natin, if it is the Lord's will. Yung kataga na yun. Kailangan maging komportable tayo na sinasabi natin ito. Alam niya sa Arabic, sa Arabic pala, sorry. Sa Arabic,
ang mga Arabo, sinasabi nila, Insha'Allah, Insha'Allah. Ano ibig sabihin nun? If it is the Lord's will, Insha'Allah. Yun po yung sinasabi nila. If it is the Lord's will, we will do this, we will do that. Kung kalooban ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, gagawin namin ito. And sa Santiago, si James, ang sabi niya, pag hindi niyo ginawa yun, otherwise, you are just boasting. Nagyayabang ka lang, nagmamalaki ka lang about yourself. When you are announcing yung malalaking plano mo na gagawin mo, nagyayabang ka dun sa malaking plano mo. At sabi niya, yung klase na yan, na pride ay wrong and evil, mali at masama, sabi niya. Siyempre, pride is always wrong naman, di ba? Pagka binaliwala mo si God, parang pag yung buong pagyayabang, laging mali yun eh. Napansinin po ninyo dito sa talata na to na binasa natin, na dalawang dahilan na huwag natin i-assume na marami ka pang oras. Okay? Two reasons we should not assume that marami pa tayong panahon. We should be making the most of the time right now. Una, pero sabing ganon, he says, the future is uncertain. Ito po yung unang dahilan why we should not assume yung marami pa tayong panahon. Tsaka na lang, marami pang panahon. Hindi. Sabi niya, that it starts sa sentence na you don't even know what will happen tomorrow. Yung pasimula pala ng talata na yan. You don't even know what will happen tomorrow. Hindi mo alam mangyayari next week, next month, next year. Wala ni isa man sa atin ang makapag-predict kung ano mangyayari for the next 365 days. Wala. Bago mag 911, alala niyo pa ba yun? 911 crisis, walang nakapag-predict na mababago ang buhay nila noong panahon na yun. Yung araw bago mag-undoy. Naalala niyo ba yung undoy? Walang nakakaalam, walang nakapag-predict that it could change our lives. Diba? Right now, sa inyo pong outline, kuha kayo ng, hanap kayo ng mga blankong space dyan. If you're taking notes, isulat po ninyo yung salitang life. L-I-F-E. Sulat nyo. L-I-F-E. Okay, sulat niyan. Okay? Now, gusto kong gawin ninyo, bilugan ninyo yung dalawang gitnang letra sa salitang life. Bilugan nyo yung letrang I tsaka F. If. L-I-F-E. Bilugan nyo yung if. Now, have you realized na ang buhay po natin, sa kalagitnaan ng buhay po natin, ay malaking if. Meron pong malaking if sa gitna ng buhay natin. Nothing is certain sa buhay natin. Of course, the only certain in our life is the truth of God's word. Yung consistency ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun po yung sigurado. Yung dependability ng goodness ng Panginoon sa atin. Yung maaasahan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Yun po ang tiyak. Wala na pong iba pang tiyak. Wala na tayo pang ibang maaasahan pa. Ang buhay natin ay mayroong malaking if. Walang katiyakan. Sabi niya, life is uncertain. So he says, don't be presumptuous. Huwag kang masyadong sigurado about the future. Parang sigurado ka na ito na yung mangyayari. No?
Ang pangalawang dahilan, you should not be presumptuous or parang sigurado-sigurado ka na. Na you assume na ganito na, marami kang panahon para magawa ito. Ang pangalawang dahilan is life on earth is a temporary assignment. Life on earth is temporary. Yun po yung pangalawang dahilan. Ang sabi niya doon sa talata, your life here is a brief as a mist of the morning fog. And it vanish. Alam niyo ba yung mist? Sa Grego, ang salitang ito ay atmos. Doon po natin nakuha yung salitang atmosphere. Naalala niyo ba yun? Para bagang kapag ka naka face mask ka at nakasalamin ka, may eyeglasses kang ganyan, naka face mask ka, no? At kapag ka huminga ka, ano mangyayari sa salamin mo? Magkakaroon ng fog, magkakaroon ng mist, no? Lalo pag pumasok ka sa isang aircon na lugar tapos huminga ka, naka face mask ka, no? Ano mangyayari sa salamin mo? Lumalabo. Di ba? Or pagkaya sa pag na-miss ko tuloy yung Baguio. Pagka nagpunta tayo ng Baguio, Christmas time, okay? Ng December hanggang February, na kung saan, pagdating ng madaling hapon, nagkakaroon na ng fog. Diba? Magdamag yung buong gabi, magkakaroon ng fog. Pero pagdating ng tanghali, kinabukasan, nawawala na yung mga fog na yun. Sabi ganun, ang buhay natin ay parang fog, morning fog. Maikli lang ang buhay natin. Madaling mawala. Madali lang. Sa aklat po ng Purpose-Driven Life na sinulat po ni Dr. Rick Warren, ang sinabi niya, life is a test, and life is a trust, and life is a temporary assignment. And so, dahil ang buhay ay pagsubok, pagtitiwala, temporary assignment lang, panandalian lamang. Actually, ang buhay lang natin dito ay 60 years, 80 years. Bonus na kapag ka 100 years. Kumpara sa eternity, hindi po mahaba yun. Now listen, kung ikaw ay average na tao, probably mabubuhay ka on average haba. Okay? The average human being ay nabubuhay po ng 27,375 days. Somebody at nakwenta niya kung gaano yung average na haba ng buhay ng tao sa araw. 27,375 days. But you know what? Wala po tayong garantiya about tomorrow. And each of us ay isang hininga lamang ang layo natin sa eternity. Ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, gawin mo na. Sa darating na September 20, naimbitahan po ako para sa isang memorial service po para kay Gerald Santos. Ito po yung ka-40th day niya. Alam nyo, 39 years old lamang po siya. Ngayon, wala na siya. Hindi po niya nakuha yung kabuuan ng 27,000 days niya. No. Hindi niya nakuha yun. Maikli ang buhay. Now, the second key para harapin po natin yung uncertain future. Remember, ang una ay pray while you are planning. Na hindi ka lang plano ng plano. Sama mo ang Panginoon. Okay. Now, the second key sa pagharap natin ng uncertain future is live one day at a time and make it count. Live one day at a time. Ito po yung susunod na gustong paggawa sa atin ni Santiago about the future. Buti na lamang po, ang good news po dito about yung future po natin ay hindi po isang bagsakan yung future natin. Meron po tayong 24-hour bite size ng future. Merong bite size, 24-hour segment.
ano nyo, if you get your entire life na isang bagsakan, ay naku talaga, sigurado po, ma-overwhelm tayo, mabibigla tayo. Kaya po ang ginawa ng Panginoon sa atin, pinutulputol niya, inatay-atay niya, no? Ng 24 hours, day-by-day segment. Dalawang talata po, na gusto kong pag-usapan po natin, Matthew 6:34. Sabi ng Panginoon dito, "Don't worry about tomorrow, because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own." Ang Panginoon po ang nagsasalita dyan, ang Panginoon po ang nagsasabi niya, sinasabi niya sa atin, sa madaling salita, huwag mo nang hiramin pa yung problema ng bukas. Bukas pa yun. Okay? Stop borrowing trouble. Kung meron kang inaalala at hindi pa nangyayari, until next week siguro, bakit mo sinasayang yung ngayon? Inaalala mo na, next week pa yun eh, sinasayang mo na yung ngayon mo. Hindi po kayang baguhin ng pag-worry yung nakaraan. Lalong hindi po kayang baguhin ng pag-worry yung future. Sinisira lang po yung ngayon. Ninanakawan mo ng energy yung ngayon. Okay? Para kang nakaupo sa isang rocking chair. Pa forward, backward, pa abante, atras, abante, no, using energy mo on worrying. But it doesn't do anything. Hindi ka nakakarating sa anumang lugar. Walang nagbabago, nandun ka pa rin. Ang sabi niya, don't worry about tomorrow. Meron ng sariling problema yung kinabukasan. Yung kanya-kanyang araw yun. So don't borrow trouble. Binigyan ka lamang ng Diyos ng sapat na biyaya every day para harapin mo yung bawat araw. Hindi kanya binigyan ng extra para harapin mo ng future. No, araw-araw meron kang grace na binibigay ng Panginoon. Hindi kanya bibigyan na sandamakmak na biyaya para kaharapin mo na yung next week. Sige. No. Kaya nga pinagpe-pray natin sa Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Hindi sinabing weekly bread o monthly bread. No. Sabi ng Panginoon, gusto ko yung buhay mo yan, ipamuhay mo one day at a time. No, anybody can do that. Kapag hindi mo alam yung future, pwede mo pa rin isabuhay yung ngayon. Live one day at a time. So, I would like to recommend to you, magsimula po tayo, start taking life one day at a time. You plan and pray, mag-set ka ng goal para sa buhay mo, huwag ka lang palutang-lutang dito sa pandemic na ito. Sabihin mo, pag-pray mo, how do I want to be different by the end of the year? Panginoon, paano ako magbabago o kakaiba for the rest of the year? And by the way, isang bagay po that I highly recommend during this time. Okay? Ngayong panahon ng pandemic, nire-recommend ako po ito. Baga sa doktor, ito po yung reseta ko sa inyo. Okay? Reduce your media intake. Narinig nyo? Bawas-bawasan nyo yung media intake. Huwag nyong punuin yung isipan nyo ng maraming basura. Natatakot na kayo, natetension na kayo, nagkakaroon na ng conflict. Don't worry about yung mga nangyayari dyan sa paligid natin. Don't worry about tomorrow. But also, huwag ka naman makasigurado na talagang sigurado ka na para sa bukas. No.
We don't want to worry about the future, and we don't want to presume about the future then. We don't want to take the future for granted. Di natin binabaliwala. Although we're not guaranteed about the future, di ba? Proverbs 27 verse 1. Again, it's a message para praise. Proverbs 27:1. Don't brashly or forcefully brag about what you are going to do tomorrow, because you don't know the first thing about tomorrow. Ang linaw, di ba? Wag mong pagyabang yung bukas. Hindi mo alam. Wala kang kaalam-alam about tomorrow. You don't know, I don't know either. Nanghuhula lang tayo. Now we can plan for tomorrow, but we can only live in today. Yes, we can plan for tomorrow, pero ngayon lang yung pwede natin ipamuhay. Okay? Meron pong pangatlong pagkakamali that we always do about the future. We make mistakes about the future when we try, number one, we try to plan without including God. We don't pray. Okay? Na nasisira yung future natin. And pangalawa, we presume na hawak natin yung future. Siguradong-sigurado na tayo. Marami pang panahon. Now, ito po yung pangatlo. Ito po yung pangatlong pagkakamali natin about the future. Okay? Number three. When we put off doing what is right and good right now, we put off. Sinasatabi natin lamang. When we put off doing yung tama, yung mabuti ngayon. In other words, alam natin yung dapat na gawin natin, yung mabuting dapat natin gawin, pero tsaka na lang. We postpone it. We delayed it. Alam niyo kung anong kasalanan yon? The sin of procrastination. Yung pagpapaliban. Tinapos po ni Santiago itong section na ito, na talata na ito, dun sa kasalanan ng pagpapaliban or sin of procrastination. Na kung saan itong katotohanan po ng procrastination, na magaling tayong Pilipino dito eh. Tsaka na lang, mamaya na lang. Mamaya na. Alam niyo na yon, di ba? Alam niyo yung dapat ninyong gawin ngayon, hindi mo lang ginagawa. You know the right thing to do, you just don't do it. Nasisira po yung potential natin eh. Nasasayang yung buhay. Nasasayang yung panahon. Nasasayang yung mga golden opportunities na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sa huling talata na binasa natin kanina, sa verse 17, James chapter 4 verse 17. Ito po yung sinabi. But tandaan po ninyo, yung pinag-uusapan po dito ay yung presumption, okay? Na praying without planning, yung presuming about the future. Now ito naman, procrastination. Sabi niya, verse 14, but remember, anytime you know the right thing and good thing to do, but you don't do it, then you sin. Diyan po tayo madalas bumagsak, di po ba? Alam niyo ba, yung procrastination ay kasalanan. Yan po yung kasalanan ko. Nakakalungkot po. Ano? Alam kong dapat kong magbago. Kailangan ko magbago. Bukas na lang. Alam kong dapat ko na magbago ngayon. Bukas na lang. Ewan ko kung naisip nyo na po ito. Pwede kayong magkasala without doing nothing. Naisip nyo na ba yan? You can sin by doing nothing.
hindi naman po sin of commission, you commit, but also sin of omission. Hindi mo ginawa. When you know the right thing to do, pero hindi mo ginawa, kasalanan po yun. Let me ask you right now, consider these three very, very personal questions. Okay? Nandiyan po sa outline ninyo, ipa-plus din po natin. Number one, what is the next step in your spiritual growth and obedience that you need to take right now, pero hindi nyo pa nagagawa? Ano po yung susunod na hakbang para sa spiritual growth ninyo? Para sa pagsunod ninyo. Pero hindi pa nyo nagagawa. Alam nyo, dapat nyo gawin ito. Okay? Let me give you another question. Number two. What do you know God wants you to do, but you are still putting it off? You have postponed it. Paulit-ulit ninyong tsaka na lang. Ano yun? Alam mo, gusto ng Diyos ito, pero pinagpapaliban mo. Maybe, ito ay to reconcile with a person. A family member. Maybe, siguro para patawarin yung tao na yun. Pero pinagpapaliban mo. Or maybe, baka naman ibigay ang buhay ninyo para kay Kristo. Pero pinagpapaliban. Hindi mo ginagawa. Malang niisip mo, tsaka na lang. Hindi mo pa nagagawa. Or maybe, umaten ng MCC classes natin. Alam mo, yung class 101, class 201, 301, 401. Nakapagsimula na ba kayo doon? Pero, maganda pong gawin natin yun. Huwag na tayong magpaliban pa. Gawa tayo ng online class 101, 201, 301, 401. Lahat naman, puro online na ngayon eh. Stop procrastinating. Kung ito po yung gusto ng Diyos na paggawa sa atin, gawin natin. Makakatulong po sa atin para sa paglago natin ito. Yung matututunan nyo po dyan sa apat na classes na yan, hindi nyo na makakalimutan po for the rest of your life. Kahit saan kayo mapunta pa, nandyan na sa inyo yung apat na classes na yan. Maybe you need to get involved sa small group. Or maybe you get involved in a ministry. Gustong paggawa sa atin, pero binabali wala. Tsaka na lang. Number three question. Ito pang gusto kong ibigay sa inyo. Number three, what excuses have been using to not do what you know you need to do? Ano mga excuse natin? Sige, one of these days. Palagi mo sinasabi, sige, darating din ang panahon. Dumating na yung pandemic, pero hindi mo pa rin nagagawa. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, bilang pastor po ninyo, na nagmamahal sa inyo, whatever it is that you need to do, do it now. Parang yung commercial ng sapatos, just do it now. Huwag mo na hintayin bang matapos itong pandemic na ito. Huwag na. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panibagong linggo, panibagong buwan. Kakahintay, gawin mo na. 1 John 2 verses 3 and 4. Ganito po yung sabi. We can be sure we know Christ if we obey His commands. The one who says, I know Him, but doesn't do what He commands is a liar. Ang sinasabi lamang po niya dito, action speaks louder than words. Yung delayed obedience ay disobedience pa rin po. So, ano man yung intention mo na gawin para sa Diyos, gawin mo na ngayon. Do it now. Whatever you need to do for your family, do it now. Huwag mo nang hintayin pa yung pandemic.
Nabasa ko kanina sa Facebook. Sabihin mo ng mahal mo yung pamilya mo. Huwag ka na maghintay pa ng panahon. Sabihin mo na ngayon. Makabukas ay huli na. Whatever you need to do para sa asawa ninyo, do it now. Wala po tayong garantiya ng bukas or next week or next month. Hindi ba sa inyo, kagaya na sinabi ko, you have been considering sometime na nabuksan ninyo ang buhay nyo kay Kristo, pero hindi pa ninyo nagagawa. Why don't you do it right now? Do it right now. Today. Isa pang pribileyo na ipanalangin ko po kayo. Pag-pray ko po kayo para magkaroon ka ng relasyon kay Kristo. I can help you begin that today. Magsimula ng friendship with God. Hindi po religion na pinag-uusapan po natin dito. We're talking about a personal relationship with Christ. Kilala ko na po siya for over 45 years. And I walk with Him. He is my best friend. And you can know Him that way too. Why don't we do that right now? Gusto po kayong samahan sa pananalangin. Gusto po kayong pag-pray. Okay? Just in your mind, join me sa panalangin na ito. Panalangin tayo. Just bow your heads wherever you are. Pikit kayo, okay lang. Sabihin lang ninyo, Panginoon, gusto kita makilala pa. Thank you for sending your Son, Jesus Christ. Salamat po sa buhay ni Jesus Christ na binigay mo para ipakita niya na mahal niya kami, mahal mo kami, para bayaran ang aming mga kasalanan. Para hindi na ako magbayad ng kasalanan ko, si Jesus na nagbayad. Panginoon, kailangan ko po ng tagapagligtas. Kailangan kita sa buhay ko. Gusto ko po ng friendship na ito. Ako po yung nagpapakumbaba sa inyong harapan. Niling ko po, tanggapin mo ako. Nilalagay ko ang aking pananampalataya sa iyo. Tinatanggap kita. Tinatanggap ko yung kaligtasan. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Panginoon, gagawin ko ngayon to. Ayoko na ipagpaliban pa. Ayoko na manyana habit. Hindi ko po alam kung gaano katagal pa magiging ang haba ng buhay ko. Pero Lord, gusto kong gawin ngayon to. And for the rest of my life, I want to trust you. So I ask you to come into my life. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Salamat po sa inyong mga salita. Patawarin mo kami, Lord, kung sa mga pagkakamali namin, sa pagpaplano na hindi ka namin naisama. Napakasiguro kami, Panginoon, about the future. Kung minsan pinagpapaliban namin yung dapat namin gawin. Father God, help us to include you always in our plans and to live one day at a time. And gawin namin ngayon na mismo yung dapat namin gawin pa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Hello po. Nasa bahagi po tayo ngayon ng communion. Kagaya po ng nakagawian po natin every first Sunday, nagkakaroon po tayo ng communion. But this time is online communion. Panglimang beses na yata natin nag-online communion. No? So I trust that you have prepared your bread and your grape juice sa ating pong gagawing communion ngayon. Okay? So gusto ko lang pong basahin yung talata sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto patungkol po sa communion. Ganito po yung mababasa po natin. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tung iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Again, no? So ito po yung isa sa mga pinagtagubilin ng Panginoon sa atin. Remember, hindi po niya pinagtagubilin yung kanyang kapanganakan. No. He doesn't want us to remember yung kanyang birth, kundi gusto niya alalahanin natin yung kanyang kamatayan. Okay? So, ano ba ang inaalala natin during communion? Una po, yung sa tinapay. Sabi nga noon, tuwing kakanin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. So, what do we need to remember about the bread? No, itong tinapay na ito, ano dapat natin alalahanin? Alalahanin natin na ito yung kanyang katawan. Hindi literally na ito yung katawan niya, pero ito yung nagpa-reminder for all of us na ito yung kanyang katawan. Hindi kunyari lamang, kundi ito yung we want to remember yung kanyang body. For example, if I have a picture of Marisa on my wallet, no? So, picture ni Marisa yun, hindi si Marisa mismo yun. Nagpapaalala lang sa akin na si Marisa yun, or my wedding ring, no? Of course, ito ay reminder for me that I am married to Marisa. The same thing with the bread, it reminds us of the body of Christ. Ano nangyari sa kanya? Sa kahirapan na dinanas niya, naka-experience tayo ng kalayaan sa ating mga kasalanan. Dahil napahirapan yung kanyang katawan, tayo ngayon ay merong kalayaan sa ating mga kasalanan. So as you take this bread, as you eat this bread, alalahanin ninyo, ganito ka kamahal ng Panginoon. Ganito kalaking sakripisyo na ginawa niya for all of us to have this freedom from sin. Why don't we do that? Okay? Just take your bread right now. Humakanin yung tinapay ngayon. At tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa tinapay na ito na nagpapaalala ng inyong katawan. Na ito po yung ginawa mo, ibinigay mo ang iyong katawan, ang iyong buhay, upang kami naman ay magkaroon ng kalayaan sa kasalanan. By your stripes, by your wounds, we are healed. Sa aming pong spiritual sickness, sa aming pagkaalipin sa kasalanan. Salamat Panginoon, salamat sa malaking sakripisyo na ginawa mo, just to show your great love for all of us. Thank you for loving us, Panginoon. Thank you for giving your life para sa amin. So as we remember this morning, sa aming sama-samang online communion na ito, we thank you, Lord. Every family that are included, that participate, we pray, God, that we will just remember you. Father God, bless this bread and bless niyo po yung bawat isa na kasabay ko ngayong umaga na ito. Sabay-sabay po tayo. Ganun din naman po
magkahaponan, kumuha siya ng saro. Ang sabi niya, itong wine na ito, itong grape juice na ito, itong saro na ito, it reminds you of my blood, na ito ang naghugas sa inyong mga kasalanan. That because of my blood, of course, hindi literal pong dumanak ang dugo ng Panginoon. Hindi po ganun kadami yung dugo niya para dumanak dun sa Kalbaryo. But, di ba sa Old Testament, yung pagka kinatay nila yung hayop, yung dugo ang nagpapalinis sa kanilang specific na kasalanan. Pero, the sacrifice of Jesus Christ, hinugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. That's why we want to remember, pagtanggap natin itong mga grape juice na ito, inaalala natin na tayo'y nilinis na ng Panginoon. Sa harapan ng Diyos, tayo po yung mga santo na. Binanal niya na tayo. Positionally, sa harapan ng Diyos, holy na tayo, banal na tayo. Of course, as we walk through this earth, nadudumihan tayo, pero hindi nagbabago yung position natin sa Kanya. Kaya nga, kailangan alalahanin natin palagi na nilinis na tayo ng Panginoon. Hindi po ito nagpapalinis, pero the thought, we think about the blood of Christ na naglinis sa atin. Hey, gawin po natin yun. Lalahanin natin na sa harapan ng Diyos, tayo po ay ginawa niya ng banal. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa saro na ito, na nagpapaalala kung paano nabuhos ang iyong dugo upang linisin kami, hugasan kami sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon na anuman ang mangyari, kami po'y nilinis mo na. Magkasala man kami dito sa lupa na ito, Panginoon, we confess them. We know that we did wrong. We know na nagkasala kami. We acknowledge, Panginoon, but we would like to accept yung paglilinis na ginawa mo. So as we remember, as we take this juice, Father God, we ask for your blessing. And i-bless mo rin po kami. May this serves a reminder for all of us na nilinis mo na po kami. Binanal mo na po kami. So we can live a holy life through this earth. Maging mabuti kaming example sa lahat na makakasalamuha namin. Thank you, Lord. Bless this grape juice, Lord. And I pray for your blessing sa lahat ng kasabay ko ngayong umaga na ito. Sabay-sabay po tayo. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Amang banal, salamat po. Salamat po sa pagkakataon na ito. Sinamahan mo po kami sa aming pong online service, sa aming pong communion ngayon. Lord, we know that you are in our midst. Kasama ka namin. Sa bawat pamilya na nanunood ngayon, I believe, Lord, na kasama po sila. Hindi mo sila iniiwan. Hindi mo sila pinababayaan. Katagpuin mo po sila, Panginoon, sa mga oras na ito. Ano man ang kalagayan nila, Lord, be near to them. Embrace them, Lord. Alam po namin, Panginoon, na hindi nagbabago ang pagmamahal mo, hindi nagbabago ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Father God, thank you for this time. Sa amin pong pagwakas, patuloy mong igawad, Panginoon, ng inyong pong pagpapala sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Ang biyaya ng Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng banal na Espiritu sumaatin nawa mula ngayon magpakailanman. Amen. Amen. Worship your
10,000 years and then forever.